Presidente Duterte kasama yung kanila, ay dala-dala yung counter affidavit. Wala naman doon siyang intent to threaten kasi daw kinikwento lang naman daw niya yung advice niya kay Vice President Sara about ROTC. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sinagot na nga ni dating Pangulong Digong ang reklamo sa kanya ni Representative Franz Castro. Itong umano yung grave threat. Binantaan naman ang kanyang buhay sa programang Gikan sa Masa para sa Masa. Ngunit ayon kay Pangulong Digong sa kanyang counter affidavit ay sinabi niya na ito umano ay hindi diretsong sinasabi kay Franz Castro, bagkos ito umano ay sinishare niya lang, kinikwento niya ang kanilang usapan ni Vice President Sara Duterte. Samantala, itong si Franz Castro ay nanggigil dahil hindi nakita si Pangulong Digong sa pagdinig, bagkos nakita niya lamang itong dalawang abogado umano ni dating Pangulong Digong. At ayon naman kay Attorney Harry Roque ay haharap sa pagdinig si dating Pangulong Digong sa tamang panahon. Ito po, pakinggan natin ang mga naging komento ni Franz Castro. Alright. Dumating ulit yung dalawang abogado ni dating Presidente Duterte kasama yung kanila. Ay, dala-dala yung counter affidavit. Hindi pa rin dumating sa huling pagdinig ng Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng reklamong grave threats na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban sa kanya. Pero nag- So tama lang hindi humarap itong si dating Pangulong Digong. Kasi alam naman natin ha, yung ginagawa ni Franz Castro ay papansin at papasikat lamang. At hindi na kailangan niya ni dating Pangulong Digong. At syempre nagpapasalamat tayo, nagpapasalamat si Pangulong Digong, si Vice President Sara Duterte, si Ka-Eric at itong si Dr. Loren. Dahil napakaraming supporters po ang dumating hinarap nila itong mga taga-suporta ni Franz Castro na kaaliansa nitong makakaliwang grupo. At doon durog na durog sila, mga kababayan po natin. At yan ang isa sa ating i-upload mamaya kasi medyo na late na po tayo, mga kababayan po natin. Ay ng kanyang counter affidavit ang dating presidente sa piskal ng Davao City at dinala ng mga abogado nito sa Quezon City. Sa kanyang kontrasalaysay, mariing itinanggi ng dating pangulo ang paratang laban sa kanya at iginiit na walang batayan ang mga akusasyon. Nanindigan rin itong hindi siya nagbigay ng anumang pahayag na may layunin o intensyong magdulot ng pinsala o pananakit kay Castro. Bagkus binalikan o ikinwento lamang niya ang naging usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kaugnay ng issue sa panukalang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Wala naman doon siyang intent to threaten kasi daw kinikwento lang naman daw niya yung advice niya kay Vice President Sara about ROTC, confidential funds. So yun, therefore, wala naman siyang threat actually kay Congressman Franz. So we of course made it very clear na that's not the case. Binigyang din ng dating punong ehekutibo, nagpahayag lamang siya ng pagkadismaya sa Communist Party of the Philippines dahil sa patuloy na pag-aatubili sa alok na usapang pangkapayapaan sa kabila ng Anyay Hospitality at pakipag-aibigan nito sa mga liderato ng grupo. Kaya naman hiling nito na i-dismiss na ng prosecutor's office ang reklamo laban sa kanya. Subalit ayon naman sa abogado ni Castro. Yan po ano, mga kababayan po natin. So malinaw at sakto itong paliwanag ni dating Pangulong Digong sa sinasabi ni Attorney Harry Roque at ni Attorney Vanello na walang diretsong grave threat doon kay Franz Castro, bagkos ay kinikwento lamang ni dating Pangulong Digong ang kanilang naging usapan ni Vice President Sara Duterte. At alam po natin na ang kasong ito ay madidismiss lamang, mga kababayan po natin, at mapapahiya lang itong kampo ni Franz Castro at kung sino man ang nasa likod niya na talagang tumutulak na kasuhan itong si dating Pangulong Digong. Kasi malinaw po, mga kababayan po natin, na kung si Franz Castro lang ay hindi yan magpa-file ng kaso, mga kababayan po natin, kung walang nagba-back up sa kanya na alam po natin na posibleng nasa administration, posibleng nasa House of Representatives, o posibleng mga kaalyado ng Dilawan o Pink Lawan o nagsanib puwersa na Pulawan, mga kababayan po natin. At alam naman ni dating Pangulong Digong na walang mangyayari sa kasong ito. Unang-una, bago niya sabihin ito, ay alam niya na yung posibleng magiging consequences. So ito na nga, nakakasuhan siya at posibleng maireklamo sila sa MTRCB. So ito na, nangyari ang lahat pero alam niya na kayang lusutan. Dahil unang-una, wala naman talagang nangyari umanong pagbabanta.
Kaya para sa karagdagang update patungkol sa isyong ito, huwag kalimutan mag-follow, subscribe, like, and share sa ating video. At huwag kalimutan din mag-iwan ng inyong saloobin komento patungkol sa isyong ito. Maraming salamat at hanggang sa muli sa ating panibagong update.